Hi everyone! Welcome back to my channel. My name is Shari and I am based in Cagayan de Oro. Naako diri karon sa Fairmont, Quezon City, sa balay sa ako ang ate. Og karon because one of my viewers requested kung unsa ang naa sa sulod sa akong bag. But for today, hindi ko muna gagawin yun. Ang akong buhaton kay what's in my makeup bag lang. So magsugod na ta. Ang una is sa ba ako magsisimula? Sa foundation. And so this is what I use. This is for the oily skin. Yun nga, sabi ko dun sa mga previous videos ko, gustong-gusto ko to kasi nga hindi ka mag-oil and light lang sa skin, hindi siya tacky, hindi siya sticky. This is a Scarlet Red lipstick from Mary Kay, and then the other one is in the shade Mauve Moment. Parang nearly nude siya. Kaya gusto ko kasi yung mga makeup na simple lang yung gusto ko. And the next would be my setting powder. This is what I use to set the foundation but also to retouch. Pagka oily na yung skin, ito maganda. Kasi natural lang at nag-a-absorb din siya sa skin. Ano pa ba? So I also have the beauty blender. Ito madumi na siya kasi ginamit ng pamangkin ko. And then ginamit ko sa wedding kahapon. Okay, beauty blender. Nabili ko siya sa Miniso SM Downtown Premier. And then, it is only 99 pesos. Kailangan ko ng waterproof na mascara for the bride. I got this Avon True Ultra Volume Lash Magnify Mascara. This is Ever Belena Volume Curl. So, ito yung, ano, ito yung, saya, mahimong baga imuhang naong. Mahimong baga imuhang tilok. And then kanipon siya pampataas lang. Ito pampahaba ng ano ng pilik saka ano maganda dito kasi light saka hindi siya nagsasmudge kasi minsan 'di ba pagka hapon na 'di ba nangingitim yung dito dahil yun sa mascara saka ito yun kaya pag gamit niyo to mas maganda kung meron kayong powder under the eye or concealer kasi mas madali siyang tanggalin. Kaya careful lang kayo if ito yung ipiprefer nyo. Tapos ito yung ano, yung hindi siya nagsasmudge. So maganda to siya. Tunod nga sunod sa akong bag, kay, this is a Mary Kay Perfecting Concealer. This is for the under eye. Ito yung ginamit ko kasi kaya lang maitim pa rin yung aking mata. Ay, under eye. Ito yung ginagamit ko na concealer pero hindi siya masyadong ano full coverage. Medyo light lang din siya. Kaya kung medyo maitim yung mata niyo, kailangan niyo ng full coverage na concealer. So this is also from Mary Kay. Next in my makeup bag, I also have brushes. So these are from Ever Belena kasi Ever Belena lady yung aking ina. Ayan, so these are from Ever Belena. So if you are going to buy one set of this, parang ano lang yata, parang anime yata yung laman mano. And it's also available sa Limkit Kai, sa Robinson yata yun. And then, also got this from Miniso. Kasi gusto ko sa Miniso kasi maganda yung ano nila, yung quality ng product. So maganda dito kasi dalawa na siya in one package. Bali, this, I bought this for 99 pesos. And then may ano siya, may dalawang dulo. Ayun, kita nyo ba? Yung medyo pabilog, this is for ano, good for blending. Nakikita ko dun sa mga YouTube videos na pinapanood ko. And this is also the flat one for the applicator. And then this is what you're going to use to blend. And then the other one naman is a smudger. Ayan, for your eyeliner and anything you wanted to smudge. And then for the lip brush. So this is over 99 pesos at Miniso Downtown, SM Downtown Premier. Paratura! And I also have this, also from Miniso. Taas mani siya pero naputol. And then it comes with a spoolie. And then yung kabila niya dapat, yung nasa gitna niya is yung brow powder and then yung kabila is brow pencil. Kaya ito nung dala ko kasi ito lang yung kailangan ko. And then also, I also got eyeliners. This one is a pro eyeliner. It's waterproof. This is from Ever Belena. And then I also got this one from Mary Kay. For the brows, ito lang yung dala ko.
This is also from Avon. It's what I used to do the outside lines of the brows. And then, ano, medyo waxy siya. Kaya work pinik siya pag di-line mo. Pero maganda lang kasi sa kanya. Ayan, oh, maliit yung tip niya. Ayan, and this is what I used to fill the lines. Kasi, parang ano to siya, parang powder. Ayan, ganahan ko, ani ka, chata siya i-fill. Dali ra siya i-blend. O dali ra po siya isulat, dili siya pinit. Then, natural lang ang iyahang itsura na yun sa imong kilay. And the next is my favorite shade. This is from Wet n Wild. Bigay sa akin ng akong auntie diha sa US. Hi, Auntie Marvic. This is in the shade Hot Red in 5198. It's Wet n Wild. Yan. Gusto ko siya kasi parang siyang ano, yung effect niya is parang lip tint. So, next in my makeup bag is this eyebrow razor. So, ganito lang po siya. Parang cutter na ginagamit natin sa paper. Paper cutter. Na pang-shape ng brows. Okay, kinahanglan ko og pang-eyeshadow para sa bride nga akong make-upan. Kani akong gikuha sa Everbelena. Dili lang kaayo siya mahal. Kaya kanang hindi ko naman siya gagamitin kasi hindi ako nag-eyeshadow. Kasi ayan ito. So, nakikita, tingnan niyo yung picture ng bride. Papakita ko sa inyo. Ito yung gamit ko noon. No, blending lang daw kasi sabi nila. And gusto ko lang naman din natural yung itsura niya. Kaya yun yung aking ginagawa. Next in my makeup bag is this Avon Extra Lasting Eyeliner. It's a liquid eyeliner from Avon. And what I love about this is dali ra kayo siya ibutang sa imuhang mata. Ibabaw sa mata. Dali kayo siya ibutang sa ibabaw sa imuhang mata. And then, dili siya ga color sa imuhang skin. Shada gin siya. Next in my makeup bag is this CoverGirl Clean Powder. This is what I use to contour the face. Ayan, so nabasag na siya. Ayan yung itsura niya. Kaya siya ginagamit to contour the face is medyo dark yung shade. No, not my shade. Medyo dark siya. Kaya good for contouring the nose and the cheek. So next is what I use for the blush on yan. Magugulat kayo kasi ang ganda nito. Ang mahal-mahal nito. Ang ganda tingnan. Bagong-bago. Ayan. Ito na yung nangyari. Pero gustong-gusto ko kasi itong shade na to. Nalaglag kasi ito. Kaya nabuak na siya. Nabuak na ang mga sulod. Ito yung ginamit ko for the blush. And this one is what I use to highlight this part of the brows ng aking bride. So, ayun yung ginamit. Careline lang to. Barato na dyan kayo. And then next is a curler from Nichido. I think this is 65 pesos lang. Also in SM Downtown din yata yun. So last item! Last item is this one. So this is what I bought from... Okay, this is from Mumoso also. Na also made in China yung mga items nila. Pero kaya ako to siya binili kasi maliit. Tsaka yung amoy niya, kahawig nung gamit-gamit ko nung pumunta ako ng Santa Lucia East 2003. Magkasing, matatandaan mo lang. May naalala ko dun sa event na yun, kaya ito, binili ko siya. This is for 99 pesos lang. Sa Mumoso Lamkit Kay, Cagayan de Oro City. So, ayan, so. Ipapakita ni mama yung gamit niya naman. Kasi nga, Everbelena lady siya. So, ito yung gamit niya, black water. Mabango din, masarap, maano sa inong mga. Og ang Arides nga akong gigamit is from Izilim. It's a fashion store in Cagayan de Oro. So kung naapakoy time, I will get some clips from that store para makabalukod mo kung sa inyo hang gusto pa dito. So that is, I think, part of my wear to in CBO, which is hindi ko pa siya masyadong nagagawa kay busy pa dyan kayo. So this is only 40 pesos. So astig na niya. Ayan. The tassel earring, 40 pesos. And then, minsan nagsasale sila. So, kung may ano sila, minsan may 100 and they will do 50%. Kaya 50 pesos na lang yung inyong babayaran. So, that's all. So, thank you so much for watching. That's all for my What's in My Makeup Bag video. Salamat sa inyong pagpananaw. O kita-kita ta sa sunod nga video. Please don't forget to click like and subscribe to my channel to be notified of my new videos and also to know more about Cagayan de Oro. So hopefully to make some videos for you soon. So thank you so much for watching.
Thank you so much for subscribing. Thank you so much for sharing. Bye-bye!